Hindi pa rin tumitigil sa pag-iyak si Mary Jane habang pinagmamasdan ang paligid nilang puro abo at mga wasak na gusali. Naisipan na nilang bumalik sa Barrio Cambasi para kumustahin ang lugar. Heto ang sumalubong sa kanila. Isang sunog at wasak-wasak na tanawin. Kasama pa rin niya si Nalyoron at ang apat na matatandang may kalam na tumulong sa kanila. Sa kalagitnaan ng kanilang paglalakad, biglang bumigay sa lupa ang mga tuhod ni Mary Jane. Hindi na niya kasi kinaya ang emosyon. Muli siyang napahagulgol ng iyak nang maalala na si Alex ang gumawa nito. Hindi pa rin niya matanggap ang ginawang pag-alay ng buhay ng lalaki para lang mawakasan ang kasamaang ikinalat ni na Mateo at Teodoro sa baryong iyon. Habang siya'y tumatangis, isang pamilyar na boses ang tumawag sa pangalan niya. Nang kanyang iangat ang ulo, laking gulat niya nang makita si Alex na naglalakad papalapit sa kanila. Nanlaki ang kanyang mga mata. Ilang beses pa niyang kinusot iyon para makasiguradong hindi siya nananaginip. Dahan-dahan tuloy siyang napatayo habang titig na titig sa papalapit na lalaking nakangiti ngayon sa kanya. Nang makalapit si Alex, inilahad niya rito ang mga kamay. Otomatiko namang lumapit sa kanya si Mary Jane at yumakap ng mahigpit. Saka ito napahagulgol ngunit hindi na sa lungkot, kundi dahil sa kaligayahan. Masaya namang nakatitig sa kanila si Nalyoron pati ang apat na matandang may kalam. Pagkatapos yumakap, umaplos naman ang babae sa kanyang pisngi. Anong nangyari? Bakit buhay ka? Ang akala ko. Salamat sa tulong ni Apong Magda. Siya ang nakaisip nito. Ngiting tugon ni Alex, saka siya lumingon sa matandang masaya rin ngayon nakatitig sa kanila. Habang magkausap silang tatlo noon, biglang napatitig si Apong Magda kay Lloron. Hindi ba't patay ka na? Opo. Bakit po? At ang katawang iyan, hiniram mo lamang? Opo. Kay Nicole po ang katawang ito. Isa siyang mamalian na nakatira dyan sa puti. Sa kanya ako pansamantalang sumasapi ngayon. Hindi ko alam kung papayag kayo sa gusto ko mangyari. Pero wala namang masama kung susubukan. Bakit, Apong Magda? Ano po ba yon? Tanong naman ni Alex. Nagkatinginan sila ni Lloron sa mga sumunod na sinabi ng matanda. Para magamit mo ang iyong kalam ng hindi namamatay, kailangan nating makahiram ng ibang katawan gaya ng ginawa ni Lloron. Maaari ka pa rin namang makabalik sa tunay mong katawan oras na magawa mo ang iyong misyon sa hihiramin mong katawan. Mungkahi ni Apong Magda. Nauunawaan ko po yung gusto niyong mangyari sa kanya, Apo. Kaya lang po napapaisip lang ako. Saan naman po tayo kukuha ng katawan? Pwede bang kumuha tayo ng mga bagong libing na bangkay sa sementeryo? Iyon ang hindi maaari, Lloron. Kailangan buhay na katawan ang makuha ni Alex at doon natin pansamantalang isasali ng kaluluwa niya. Hindi rin siya mabubuhay kung sa patay na katawan siya sa sapi. Eh pero sino naman po kaya ang gugustuhin ipahiram ang katawan sa kanya? Kung tutuusin, hindi nahiram yun. Dahil oras na sumabog ang kanilang katawan, hindi na natin ito maisasauli sa tunay na may-ari. Kaya nga kailangan natin makahanap ng tao na gusto itong gawin. Ilang sandali pa ay biglang may naisip si Lloron. Alam ko na! Ano naman yung naiisip mo, Lloron? Kabado namang tanong ni Alex. Saglit na umalis ng bahay si Lloron ng mga oras na iyon, dala ang kanyang sandata. Palihim siyang nagpunta sa simbahan ng mga masasamang kapatid. Isang tauhan ang naabutan niyang palabas ng simbahan. Kinalaban niya muna ito hanggang sa madaig at iyon ang dinala niya sa bahay ni Apong Magda. Ang katawan ng tauhang iyon ang ginamit nila para pagsalinan ng kaluluwa ni Alex. Nang araw ding iyon,
nang hingi sila ng tulong sa magbantalang si Apong Iro pati sa isang manggagawe na nakilala rin nila roon. Sa tulong ng kapangyarihan ng magbantala at manggagawe, nagawa nilang palabasin ang kaluluwa ni Alex sa sarili nitong katawan. Sa kanila isinalin ang kanyang kaluluwa sa katawan ng naturang tauhan. At nang maging kamukha na rin ni Alex ang katawang iyon, ito ang ginamit niya para sumugod sa simbahan at gawin ang kanyang misyon. Sinabi na rin ng nakausap nilang manggagawe na hindi gagana ang tagak sa kanya dahil hindi naman niya pag-aari ang katawang iyon. Labis-labis ang tuwa ni Mary Jane sa mga natuklasan. Sa pagkakataong iyon, gumuhit na ang matamis na ngiti sa mga labi nito at huminto na ang pagpatak ng luha. Maraming salamat, Alex, at buhay ka! Muli itong napayakap sa kanya ng mahigpit. Gumanti naman ang yakap si Alex at ipinaramdam dito ang namumuo niyang pagmamahal kahit magkaibigan pa lang sila. Lumapit naman sa kanila si Lloron. Binabati kita, Alexander. Nagtugumpay ka sa iyong misyon. Natalo mo ang mga kapatid ko. Saglit siyang bumitaw sa babae at niyakap na rin ito. Salamat din, Lloron, sa mga tulong na ginawa niyo. Hindi ko naman magagawa ito kung wala rin kayo. Matagal bago nakasagot si Lloron. Ngayong wala na rin sina Mateo at Teodoro, wala na rin dahilan para manatili pa ako rito. Anong ibig mo sabihin? Nagulat silang lahat at kinabahan tuloy si Alex. Tapos na ang aking misyon na gabayan ka, Alexander. Kailangan ko nang umakyat sa kabilang buhay at doon mamuhay ng mapayapa. Kailangan ko na rin ibalik sa tunay na may-ari ang katawang ito. Napayakap sila ngayon lahat kay Lloron. Pati ang apat na matanda ay maluha-luhang nagpasalamat na rin sa kanya. Ilang sandali pa, bumagsak na sa lupa si Lloron at lumabas sa bibig nito ang isang puting usok. Sinundan nila ng tingin ang puting usok na lumipad pataas hanggang sa unti-unti nang maglaho sa kanilang paningin. Sa pagkakataong iyon, nagbalik na rin ang dating anyo ni Nicole sa sarili nitong katawan. Wala na rito ang kaluluwa ni Lloron. Tuluyan itong naglakbay sa kabilang buhay. Agad itong niyakap ni na Apong Gracia at Apong Asyo. Nagbalik ka na, mahal naming apo. Nagagalak kaming makita kang muli. Maluha-luhang sabi ng matandang babae. Sina Alex at Mary Jane naman ay muling nagkatinginan habang hindi nila namamalaya ng paghawak nila sa kamay ng isa't isa. Hindi nagtagal, nagpaalam na rin silang dalawa sa apat na matanda pati na rin kay Nicole. Nagpasya silang lisanin na ang naturang Mario at magsimula ng bagong buhay sa ibang lugar. Mary Jane, gusto mo bang sumama sa akin at magbagong buhay? Oo naman, Alex. Isama mo na ako kahit saan. Wala na rin naman akong uuwian eh. Saka ikaw lang ang gusto kong kasama. Ngiting sagot ng babae sa kanya. O sige, naalala ko nga rin pala. Maging ako ay wala na rin palang uuwian. Wala na rin ako pamilya dito sa Pampanga. E di doon na lang tayo sa Maynila. Doon mas maraming bahay. Marami tayong pwedeng tirhan doon. Saka isa pa, mas malawak, maraming trabaho na pwedeng pasukan. Pero parang di ko kasi kayang bumalik sa Maynila eh. Ha? Bakit naman? Alam mo naman na siguro yung dahilan. Alam mo namang may utang kami roon ni Nanay Ophelia. Kung hindi kami makukulong, baka naman patayin na kami ng mga kapitbahay namin doon lalo na yung mga pinagkakautangan namin. Basta hindi na ako pwede roon. Eh kung ganun, saan tayo pupunta? Saan tayo titira? Ako naman hindi na pwede rito sa Pampanga dahil ayoko na rito. Masyado na rin maraming masasakit na alaala rito. Lalo na yung ginawa sa akin ni Padre Mateo. Gusto ko sa ibang lugar naman. Yung malayo rito. Sige, hayaan mo na. Maghahanap na lang tayo ng paraan. Siguro sa ibang panig na lang tayo ng Maynila titira. Tsaka tama,
doon sa medyo malayo sa amin para wala na rin makakakita sa akin. At pagkabalik ko roon, haayusin ko na rin yung buhay ko. Hindi na rin ako magnanakaw muli. Habang sila'y nagkikwentuhan, naalampasan na rin nila ang Barrio Cambasi na kasalukuyan pa rin umuusok sa tindi ng naganap na sunog. Wala na sila roon at hinding-hindi na sila babalik pa. Sampung taon ang lumipas bago tuluyang nakabangon ang Barrio Cambasi mula sa napakatinding pagsabog na sumira dito. Sa mga panahong ito, maayos na ang pamumuhay ng mga tao sa bagong henerasyon. Hindi na rin kinatatakutan ang baryong ito ng iba pang mga karatig na lugar. Nabura na rin ang kasamaang idinulot dito ng hukbo ni na Mateo at Teodoro. Nabura na rin sa mapa ang simbahang itinatag nila. Sa panahon ngayon, isa na lang silang masaklap na alaala sa kasaysayan ng Barrio Cambasi. May mga tao pa rin namang nagtataglay ng kalam doon, ngunit sa pagkakataong iyon ay hindi na nila ito ginagamit sa masama. Bagkus ay ginagamit na nila ito sa iba upang makapagbigay ng tulong sa mga nangangailangan. Kung bakit pa kasi kailangan pang sumabog ng buhay ni Alex bago makamit ng Barrio Cambasi ang kapayapaan. Ang kapayapaan na matagal nang ipinagkait sa kanila ni Padre Mateo. Sa mga panahong iyon, pareho nang nasa Cavite sina Alex at Mary Jane. Kasal na rin silang dalawa at may dalawang anak na. Doon sila dinala ng kanilang kapalaran at nakapagtayo ng sariling tahanan. Nagtatrabaho bilang room attendant si Mary Jane sa isang 5-star hotel. Isang operation manager naman si Alex sa isang malaking factory. Nakalimutan na nga nila ang tungkol sa Barrio Cambasi, pati na ang kalam na nananalaytay sa lalaki. Wala na rin siyang balak na gamitin pa ito. Wala na rin naman kasing dahilan para magamit pa niya iyon at sino ba naman ang gugustuhing pasabugin ang kanilang sarili. Ang nasa isip na lang ngayon ni Alexander Soriano ay ang kanyang pamilya na hindi matutumbasan ng kahit anong uri ng kalam. Magkasama silang buong pamilya sa Luneta Park ng araw na iyon. Pareho kasing day off ng dalawa mula sa trabaho kaya naisipan nilang ipasyal ang kanilang mga anak. Ano bang gusto mong lutuin ko mamaya pag uwi mahal? Maya-maya'y tanong ni Alex sa asawa habang pinagmamasdan nila ang dalawa nilang anak na naglalaro. Pwede bang sa labas na lang tayo kumain? Parang tinatamad kasi ako kumain ngayon sa bahay eh. Natatawa namang sagot ni Mary Jane. Natawa na rin ang lalaki sa kahumawak sa kamay ng asawa. Eh kung ganun, eh sige ba? Pagsang-ayon ng lalaki. Habang nagkakasiyahan ang lahat ng tao sa Luneta Park, isang matandang babae naman ang pumasok doon at naupo sa isang tabi. Butas-butas na ang damit ng babae at punong-puno na rin ng dungis ang buong mukha nito. Ilang taon nang namumuhay sa kalsada ang babae. Tiga Pampanga ito pero napadpad na ngayon sa iba't ibang lugar dahil sa kawalan ng tirahan. Palipat-lipat na lang ito ng matutulugan sa gabi. Minsan sa ilalim ng tulay, gilid ng kalsada o kaya naman ay sa tabi ng basurahan. Isa ang matandang babaeng iyon sa mga nawala ng pamilya dahil sa malaking pagsabog na naganap sa Barrio Cambasi. 10 taon na ang nakalilipas. Wala siya sa baryo noong maganap iyon, ngunit pagbalik niya, laking gulat niya dahil sa sunog na ang buong paligid. Nadamay sa matinding pagsabog ang pamilya niya na napasailalim sa kapangyarihan noon ni Padre Mateo. Hindi niya matanggap ang pangyayaring iyon at habang tumatagal ang panahon, lalo siyang nasisiraan ng bait dahil sa mga nangyari. Hindi nga siya makapaniwalang sa isang iglap lang ay nawala na lahat ang kanyang pamilya at kamag-anak. Dahil dito, lalo siyang nabaliw. Nabaliw sa labis na pag-iisa at ang labis na pag-iisa na nagdulot sa kanya ng matinding galit sa mundo. Lingid sa kaalaman ng lahat na isa siya sa mga natitirang ustuang sa naturang baryo at dahil wala na rin naman ang mga mahal sa buhay, parang ayaw na niyang manatili pa rito sa mundo.
kaya naman ang galit na naipon sa kanyang puso sa loob ng mahabang panahon, ngayon ay unti-unti nang lumalabas. Walang ano-ano'y nagbaga ang kanyang mga mata at wala nang ibang nasa isip niya kundi pasabugin ang buong mundo. Isang sigaw ang pinakawalan niya na umagaw sa atensyon ng lahat. Pagkawasak! Kung nagustuhan mo ang kwentong katatakutan na ito, hit like, leave a comment, at i-share ang ating episode sa inyong social media. Suportahan ang ating writer sa pamamagitan ng pag-follow sa kanyang social media. Check the links sa description section. Don't forget to hit that subscribe button at ang notification bell for more Tagalog horror stories, series, and new segments. Suportahan din ang ating mga brother channels, ang Sindak Short Stories for more one-shot Tagalog horrors, gayon din ang Hilakbot Haunted History for a weekly dose of strange facts and hunting histories. Hanggang sa susunod na kwentuhan, maraming salamat mga solid HTV positive! Mga solid HTV positive, ako po si Red at inaanyayahan ko po kayo na suportahan ang ating bunsong channel, ang Pulang Likido Animated Horror Stories. Subscribe na! Or else! Ngayong taon, tuloy-tuloy ang ating kwentuhan at unli takutan dito sa Hilakbot Pinoy Horror Stories Radio. Your first 24/7 non-stop Tagalog Horror Stories sa YouTube.